How you doing, mga kaibigan? How you doing, mga katuro? This is your boy, Carly Boy. And you are back on my vlog channel. So, this is Carly Boy. So, did I just... Wait, my tripod is there. Just take my trademark. I know ba yung trademark ko na yun? Ayos yun, di ba? Trademark ko talaga yun. So, lahat ng videos ko, halos siguro lahat may ganun. Pero ngayon, serious talk guys, ang gagawin natin ngayon is to review my very own Bible. Kasi sabi ko nga, di ba, magre-review tayo ng Bible natin. So, ano ba yung, so ngayon, i-review natin yung ginagamit kong, yung main, hindi, actually, hindi siya main Bible kasi I don't, hindi ko talaga siya ginagamit sa, yung, siguro, dinadala ko sa church, yeah. Actually, yes. Wait, let me decide kung main Bible ko. Ang dami ko kasing Bible. Anyways, isa sa mga Bible na ginagamit ko, ito yung dinadala ko sa church, pero hindi ko siya hindi ito yung Bible na mainly na talagang ginagamit ko when I'm reading the Word of God. Pero isa siya sa mga material, isa siya sa mga translations na ginagamit ko na, which is, para sa akin, is nakakatulong sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So right now, you can see this is my Holy Bible. So you can see that's Holy Bible says there. Okay. So ito yung aking ginagamit na Bible. So I do bring this to church and sometimes sa mga nagpag-aaral ko if I need other version. So kasi mainly yung favorite, yung isa sa mga gusto kong translations, the ESV and the ESV and the CSB. No version of the Bible. So, nasa phone ko siya. So, yung CSB nasa phone ko, yung ESV, meron ako rito, pero New Testament lang siya. Pero, ang pinaka, una ko talaga nabiling, ito talaga. This is, as you can see here, this is Tyndale Holy Bible. So, this is the New Living Translation. And the words of Jesus Christ are in red letter. So, this is an award. You can see, nabili ko siya sa Shopee. So, ililink ko na lang yung ilalagay ko na yung link sa description down below. Yeah, it's below, di ba? Siyempre. Anyways, yun, nabili ko siya sa Shopee for around 500 pesos. So, tapos may shipping fee. So, around 550 or 600 pesos yung siya nabili. So, this is an award Bible. So, as you can see, this is like just a leather, like imitation lang siya. Okay? Hindi siya totoong leather. But anyways, it will do 500 peso. Yeah. This is very good for 500 peso Bible. So, kasi ako, before, naghahanap ako ng Bible na magagamit ko for every time na pupunta ako sa church at mabibit-bit ko siya. And it looks like really a Bible. Kasi ang ginagamit kong Bible before na dinadala ko sa church is ito. Hindi ko to binili, bigay sa akin to dati ng aking dating mentor ko. So, yeah, ito yung ginagamit ko dati, 'di ba? Ang laki niya. Ang laki niya. This is an study Bible. So, I do bring this to church every Sunday before. So, dinadala ko siya. So, medyo maano. So, i-review ko din siya next time. Okay? So, yun yung dinadala ko dati. So, nag-isip ako ba, siguro kailangan ko ng mas maliit-liit na Bible kasi lagi, para feeling ko lagi may debate kapag dala ko yung Bible na color din. Pero anyways, this one is a leather-like, so I bought this for around 500 to 600 pesos. Hindi ko na maalala, pero I'll try to get yung price niya. I'll try to find it again on Shopee. So, okay. This Bible is an NLT version. So, sa mga hindi nakakalam, But I know lahat naman halos na siguro, pero the NLT version is the New Living Translation. This is a translation that is word for toth for toth. So this is dynamic equivalence. Okay, if I'm not mistaken, I think that is dynamic equivalence. Let me see. It should be a dynamic. Hindi ko na siya mahanap. Oh yeah, this is dynamic equivalent. So this is toth for toth. Kasi di ba meron dalawang version ng Bible. So the word for word and toth for toth na pag-uusapan din natin sa channel ko. Pero focus muna tayo dito. Okay. So this is the NLT version, the New Living Translation. A toth for toth. So bakit? para sa akin, sa mga new believers out there,
ito isa to sa magandang translation na dapat basahin. Sisipa ako, sorry. Na dapat basahin ninyo. Okay? Na dapat, na dapat meron kayo kasi mas madali itong maintindihan. Sa susunod ay papaliwanag ko kung bakit, pero right now we have to focus on the Bible itself. So dumating to sa akin ng, of course, nakabak siya pero tinapong ko na. Sorry guys. So, pagpunta mo rito. So, ayan. Nakita na yung buong pangalan ko. Ayan. So, pag ano mo yan. So, sinulatan ko lang siya. So, bili naman sa akin ng mama at papa ko to. So, sinulatan ko siya. And then, meron siyang nakalagay dito. Ayan. Ang sabi niya. Ayan. So, this is on Psalm 118:29. Give thanks to the Lord, for He is good, His faithful love endures forever. So, ayan, pagbukas na pagbukas mo ng Bible is makikita mo yan. And then, blanco yan. Siyempre, yung binili ko, blanco yan. And then, after yan, meron, and then, a blank page, and then, the Holy Bible. And then, after yan, meron pa isa ulit. Pag di ka pa nakontento dyan, ewan ko na lang. And then, the table of contents. So, yan, alphabet listing. So on and so forth. So, ayan. Yun lang naman basically. And then, meron siyang ganito. Where can I find it? Ayan. Where can I find it? Meron siyang ganon. So, the New Living Translation para sa akin is napakaganda niya para sa mga new believers. Pero I don't recommend it kapag ka, ano ka na. I do recommend it sa mababaw na pag-aaral. Pero, as a maturing Christian, I think you should own a CSB, a ESV, an NKJV, and also a KJV. So para sa akin, the more translation, the merrier, kasi dun ka magkakaroon ng comparisons. Okay, so hindi siya talaga ganito, guys. Hindi talaga siya ganito. May parang nakita ko diyan ngayon, parang may green, di ba? Parang may green siya. So ano ko lang yan. Nilagay ko lang siya. So, that is highlighter talaga yan, guys. Highlighter talaga siya, di ba? Highlighter talaga siya. So, hinahighlightan ko lang. And then, as you can see, meron siyang ribbon. It doesn't come originally with a ribbon. Nilagyan ko lang din siya ng ribbon. So, ituturo ko din sa inyo next time kung paano maglagay ng ribbon. Okay. So, ano ba yung laman, ano ba yung font size ng Bible? Yung Bible ko. So, yan. Makikita nyo. Pakahirap ako. Pwede nyo naman kasi ibaba. Yan, pero ang font size niya is medyo maliit naman siya. Siguro sa camera medyo maliit, pero sa outside of the camera, okay na rin naman siya kapag personal mo na siyang ginagamit. So this is a 7p 7 point. So yung font size niya is 7. So para ano naman. Okay naman din. 'Di ba? So ayun, that's it, guys. So ito yung ginagamit ko pag pumupunta akong church kasi ito yung gamit din ng pastor ko, and some of them ganun din naman yung gamit nilang version. So para sa akin, guys, choose the Bible. Para sa mga maturing Christians, choose the Bible translation that suits you. Okay, but I do recommend para sa mga maturing Christians na you have to have at least 3 different versions of the Bible. Kasi walang perfect translation ng Bible. So you have to own some, like maybe 3 or 4 translations of the Bible. And I do recommend study Bible. So yung mga study Bible na ginagamit ko din, so i-review din natin dito sa channel ko. Napakagulo ng review na to. Yeah, but this is my Bible. So it's an NLT version. So I get this again for 500-600. The link is on the description down below kung gusto niyo siya. And para sa akin, okay na okay siya. It's like, I think it is 8 inches by 5 inches if I'm not mistaken. 8 inches yung tangkad niya and then 5 inches yung kanyang lapad. Then it is dual column. Yeah. Dual column siya. Ayan. Nakikita nyo. Dual column siya. And so, yeah. That's it. And then, there. So, may mga sulit-sulit na siya. So, and I do recommend na lagyan nyo rin siya ng ribbon. But, the leather, the Bible itself, it's sturdy, it's good, the build quality is good, and para sa mga naghahanap ng personal Bible nila dyan, I do recommend this NLT version. NLT, the New Living Translation. So,
Para naman sa akin, kasi, okay, let me explain yung word for, yung thought for thought. Kasi yung thought for thought, almost parang para praise na rin siya na Bible. Pero, yun, hindi naman siya totally para praise. Kumbaga, the thought yung nagtra-translate ng Bible is there. Okay, it is there. Ito. Hindi siya dynamic equivalent siya, so it's not literally translated coming from the Septuagint, di ba? So yeah, yun lang naman. And then lastly, sa likod may kita tayong let me turn that here, may makita kayong NLT Dictionary Concordance. So this is the concordance. So dito na makita yung mga hinahanap nyo, halimbawa for example pa, 'di ba? For example, angry, like the word angry. So dito sa NLT pag hindi makita. Ayan, sa kung sana nakikita nyo, 'di ba? Ayan, ayaw niya mag-focus. Anyways, 'yan. 'Yan makita nyo dun sa angry. So meron siyang para siyang ito yung dictionary sa likuran. So may kita nyo, meron siyang definition, feeling or showing anger, wrathful. So ayun, then bibigyan niya kayo ng mga different verses na kung saan may kita yung the word angry itself. So ayun guys, so this is my my personal Bible. So please do like, share and subscribe to my channel, and alam ko medyo magulo tong review na to. I'll try to do a proper one again. But as always, I will remind you, walang perfect na translation, walang perfect na Bible, walang perfect na translation, at walang perfect na maghanap ka. Sorry, walang perfect, but walang perfect na translation, kaya maghanap ka ng perfect na fit na Bible para sa'yo. Okay? Kung sa, ano sa tingin mo, yung Bible translation na mas naiintindihan mo, na mas mas lalalim ka pa sa pananampalataya mo sa Panginoon, then do so. I beg you, then do so. Okay? So, for some people, NLT is very good. So, I do respect that. Pero, I don't think, hindi ko naman siya sa hindi nire-recommend. Pero, sa mga matured na Christians, sa Christians na medyo mababaw-babaw na talaga to. Okay, yung ganitong translation mababaw na. And I recommend lipat na kayo sa translation ng KJV, ng ESV, ng C. Yun na. Mag-ano na kayo, mag-word for word na kayo. So, para sa mga new Christians, I do recommend this to you, guys. Yeah. And that's it, guys. So, this is by Tyndale. So, the link is in the description down below. So, sabi niyo, sige, iniisip niyo, bakit po nilagyan ng highlighter pala to? Kasi, wala lang. Para lang magkaroon siya ng personality. Kasi, ang plain eh. Plain tingnan eh. So, nilagyan ko siya ng, ano, nagyan siya ng highlighter sa gilid. So, di ba? Hindi naman masama yun. So, yeah. And then, yeah. Read your Bible. So, kung may Bible ka sa tabi mo ngayon, basahin mo kasi hindi mababago yung buhay mo pag hindi mo binasa yan. Okay? Yeah. Huwag mo hayaan na nakastock yung Bible mo dyan sa tabi mo. So, basahin mo yan. And it doesn't matter kung ano pang translation yan, as long as naiintindihan mo, you're getting my point, diba? Kung naiintindihan mo at nagmamature ka sa Panginoon sa pamamagitan nun, then so be it. Okay, guys? Yeah. This is my Bible. And as always, do everything for the glory of God and not for men. So, yun nga. Nagsasabi ako na there is no perfect translation. So, find the translation that suits you. Find a Bible that fits you. Okay? Anyways, God exists whether you like it or not. Bye.